Hello po mga kabarya, welcome again sa channel natin, Old Coins PH 1611. Kumusta po kayo? Ngayong araw na to, ito naman yung pag-usapan po natin, 1 peso 2019. Alamin natin kung alin ang may halaga na po nito ngayon, itong high Mintmark at saka ito yung low Mintmark po. Alamin po natin kung magkano na po ang update price nito ngayon. Bago po sa lahat, maraming salamat sa mga bago nating subscribers, no? Maraming salamat. Sana po patuloy po kayong manonood dito sa mga videos po natin. Shoutout po naman sa lahat ng mga nag-comment. Maraming salamat po sa pagtambay nyo, pag-drop by nyo sa channel natin dito sa Old Coins PH1611. Again, maraming salamat po. God bless po sa lahat po ng mga kapwa ko rin po, coin collector at saka mga bago pa po dito sa channel po natin. God bless po sa ating lahat. Sana po patuloy po na protektahan po tayo ng Panginoon sa panahon po natin na pandemic. Now, dito na po tayo, alamin po natin, meron po tayo dito, dalawa po yung barya po natin. Ito po yung high Mintmark, the same year po ito, 2019 po ito. So, year po ito na 2019. Ito rin isa is 2019 rin po. So, itong isa low Mintmark at saka yung isa high Mintmark po. Now, alamin natin kung magkano na po ito ngayon dito sa online selling. On, alamin po natin kung ano po dito yung common at saka yung hindi po common. Yung sa iba po kasi yung low Mintmark, semi hard to find na po ito. Pero marami naman pong lumalabas nito ngayon na low Mintmark. So dito na tayo sa ating source. So mayroon po tayong source dito sa in.numista.com. So titinan po natin kung magkano na po ito ngayon dito sa online selling and gaano po karami yung mintage na nagawa itong upper Mintmark or high Mintmark at saka yung low Mintmark po. So ito po yon, 1 peso 2000 series po ito na 2017 to 2019 po. So diretso na po tayo sa barya po natin na 2019. Dalawa kasing klase na nagawa na 2019. Ito po yon, una 2019 BSP po, the Mintmark is near the word Osirisal. Ito po yung tinatawag na low Mintmark, may 4% lang po ang nagawa nito. Compare sa BSP 2019, Mintmark is near the word Peso. So ito po yung tinatawag na high Mintmark po. So dito sa in.numista.com, may update price na po siya. Yung tinatawag na low Mintmark, yung kaniyang almost uncirculated, ito po yung 10 peso lang po yung bigay sa in.numista.com. While yung upper or high Mintmark near the word Peso, extra fine po niya, may value na po 5 peso. Yun lang po yung extra fine. Pero yung common po na ganito, halimbawa good, very good, fine. So mababa lang po yun, nasa 1 peso lang po hanggang 3 peso. So almost nasa face value lang po yung halaga nito, yung high Mintmark po. Kasi 9% po ang nagawa, mas marami po compare sa BSP na low Mintmark po. So although yung almost uncirculated, 10 peso lang po yung bigay po niya dito sa appraisal po ni in.numista.com, pero hindi pa rin nagbabago, mas kakaunti pa rin po yung nagawa ng low Mintmark, 4% compared to 9% po. So ito po yung may value na ngayon, yung low Mintmark, mas mataas po ng konti dito sa tinatawag natin na high Mintmark po, near the word Peso yung Mintmark po niya. Now, try natin tingnan dito sa iba nating source. So halimbawa dito sa Carousel PH, ito po yon, may nagbibinta na po dito. So tingnan po natin kung magkano na po yung price po niya. So ito po yon, dalawa po, same barya po natin. So titinan po natin dito, real time po ito. So tinitinan po natin, high Mintmark, ito po yung common na barya po. So common po ito. So ulitin ko, common po itong high Mintmark. So halos nasa face value lang po yung halaga po niya. Mas marami kasi ito, 9%. Compare sa low Mintmark, ito po yon, 4% lang po. So ito po yung may value po ngayon. So dito, may price na po siya. May selling price dito sa Carousel PH, coin low Mintmark. Seller po natin, Manoloto,
0.02. So may price po niya 50 pesos lang po. So although hindi po masyadong mataas, pero at least may umangat na po sa original po na face value from 1 peso. Yung selling price po niya is 50 pesos po. So baka may hawak kayo na ganito, at least itago nyo muna yan. At least alam po natin kung anong 1 peso na 2019 na may value po ngayon. Try natin dito tingnan sa ucoin.net. So may halaga na rin po ito, yung tinatawag po natin na low mint mark po ito. So ito po yung barya na selling po sa hawak po natin. Low mint mark, so may price na po dito 2019.84 po. So yan po yung price po niya, 0.84. So halos umaabot po ng 50 pesos. So again, itong low mint mark, yun po yung may value na po ngayon compare sa high mint mark po na 2019. Try natin tingnan dito po sa Lazada. So NGC 2019, 1 peso, low mint mark. May nagbibinta po rito na 499. So baka ito yung 4 pieces po na selling po niya. So ito po yun. So 2019, again, low mint mark, apat po na piraso, may selling po siya dito na 499. So may halaga na po yung low mint mark, so baka may hawak kayo again. Try nyo munang itago or collect more gaya ng low mint mark, kasi may value na po ito. Sa mga coin collector, ito po yung hanap po natin na makumpleto po yung collection po natin sa 2019, upper or high mint mark at saka low mint mark po. Yan lang po, update lang po tayo sa mga hawak po nating barya. At least may idea po tayo ngayon kung ano na pong klaseng barya yung may mataas na po na value. So 1 peso, 2019, upper or high and low mint mark po. Yan lang po, maraming salamat. At kung bago po kayo dito sa channel po natin, All Coins PH, pakisubscribe po para unti-unti na umangat rin yung channel natin. At huwag kalimutan, click nyo rin yung notification bell para updated po kayo pag may bago po tayong palabas na video. Maraming salamat and God bless us all and enjoy your day.